dito na ulit kami sa SNR. Di ba kagagaling lang namin dito kahapon. Papalitan lang namin yung steamer. Ngayon, mas malaki na steamer. Ayan, daro sa steamer. Ito ngayon. Ang aming nabili. Yan ang total natin ulit. Hello guys, this is Mommy Lorelin Feliciano-Sia and welcome back po sa aking channel or welcome po if you're new. Today po ay mag-grocery haul na po tayo. Last time po ay nag-grocery shopping po kami sa SNR and sa Landmark. Today, ko-grocery haul muna natin yung mga nag-grocery namin sa SNR. And the next yan, syempre, yung Landmark naman. Hahatiin natin siya kasi medyo mahaba kung pagkasamahin ko siya sa iisang vlog. Monthly po kami kung mag-grocery para tipid po sa time, sa effort. Mahirap po kasi para sa akin yung weekly na grocery kasi mas time-consuming yon. And lalo na ngayon na online class yung kids na ulit, pasukan na po ulit nila, mas mawawalan ako ng time na lumabas. Ganun si daddy, pag busy siya sa work, hindi niya ako masamahan na mag-grocery. And sa katulad ko pa, na wala naman po akong kasambahay, wala po kaming helper or yaya, kaya talagang importante na ma-manage namin yung time namin ng maayos para ma-squeeze in namin lahat ng mga kailangan gawin sa araw-araw. Yan yung dahilan kaya kung nakikita nyo ang dami-dami namin gina-grocery. And lahat naman po yan ay tuwing pupunta kami ng grocery, meron po kaming grocery list na fina-follow. Pero, syempre, may mga times pa rin na mga gusto kaming bagong itry. Kami manadadag sa grocery. Pero as much as possible, we stick to our list. Bago po ako nag-grocery, gumagawa po ako ng meal plan. And syempre, nag-check din ako sa aking rep at sa pantry kung ano yung meron. Para mas iwas sa masasayang na pagkain. Syempre, gaya nyo rin po, talaga nagtitipid din po kami. And ayaw na ayaw po namin yung masisiraan ng food or yung magkatapon po kami ng food. And request nyo po, naisama ko po yung prices ng mga grocery items. Kaya gagawin po natin yan. For month of July, 24,000 naging total grocery namin sa SNR. Hiwalay pa po yung sa May Landmark. Kung nanood po kayo nung mga previous vlogs ko, dalawang beses po kaming nagpunta sa SNR dahil ni-return po namin yung steamer. Pinapalitan namin siya na mas malaki. Dahil hinihintay pa namin yung dicer nung brand. Nag-ikot-ikot muna kami ni Daddy. So, ayan po ang naging total for the two grocery trips sa SNR is 24,000. Tara po, mag-grocery haul na po tayo. Start tayo dito sa men's na black na tank top. Extra large yung size nito. And this one is 479. Tatlo na yung laman niya. And then ito yung itsura niyo. 100% cotton. Ang ganda ng fit nito kay Daddy. Mura na to para sa ganda ng tela niya. Kuha rin kami ng men's white na round neck na t-shirt. 3D yung laman niya sa isang pack. This one naman is 399. Ito yung itsura niya. And ang ganda rin ng fit nito kay Daddy. Extra large siya. Sobrang ganda ng fit sa shoulders niya. And ang sarap doon ng tela. And yun na nga, si Bunso kasi talagang konti na yung damit niya. Actually, wala na siyang t-shirt na yung maayos, yung for going out. Pag may mga occasion sa bahay, or kalimbawa pupunta lang kami sa kabilang bahay, wala na talaga siyang masuot. Or kung may mga online siya na activity na kailangan niya ng pang-alis, wala na siyang masuot na shirt. Lahat nakalakihan niya na. Ang bilis niya lumaki ngayon, and nakita niyo naman, diba, kung nakapagsubaybay kayo sa amin for one year na, from ang liit na katawan, lumaki talaga katawan niya ngayon. Ngayong quarantine, naging quarantine body si Bunso. So, eto nga, yung Looney Tunes na shirt, actually, for adult na to. And this one is 499, buy one, take one. So, ito yung itsura ng isa. Ayan. Tapos nakalagay, Big Trouble. So, isa naman, troublemaker. Parang sabi niya nga, Mami, parang lahat may something in common ah. Purot may trouble. So, nasukat niya na yan. And, ang cute. Bagay na bagay sa kanya. And, iwawash pa namin yan, syempre. Minamadali na nga niya ako, Mami, mag-haul ka na. Para, masuot ko yung shirt ko. Next naman, sa mga few veggies na binili namin sa SNR. Kasi nga, gusto namin, pagbibili kami ng veggies, mga weekly na lang. And si Daddy na daw bibili sa supermarket na malapit dito or sa palengke na malapit. Para iwas sira na din ng mga gulay. So, ang first ating veggies, itong string beans. Bala kong mag-adobo and adobong sitaw. Pero yung adobong sitaw namin, parang adobo talaga na marami talagang pork. And then, ayan, sitaw naman yung sinasama kong gulay. So, unit price ito is 106.95. So, naging total niya is 108.55. And then, next one is ito, green Lolo Rosa.
199.95 to per kg. And this one is 65.98 lang yung ganito. Ito, bala kong ilagay dun sa mga burger namin. Gusto ko rin gumawa ng crab salad roll. Next one naman is itong carrots. 149.95 per kg siya. And this one is 106.46. Dalawang pack to, ayun yung isa sa likod. Yung isa is 122.41. Sorry guys, ako may mga maririnig po kayong ingay kasi umaga ngayon and may trabaho po dun sa Steelworks. Nakatabi namin. So, yung carrots, pang crab salad roll, pwede rin pang pansit. And, nag-iisip kasi ako kung gagawa ako ng carrot cake or carrot cupcake. And since nandito tayo sa gilid na to, unahin ko na rin tong nabili naming food steamer ng Bowman. Yan yung itsura niya. Kung nakatayo doon sa grocery shopping, na iba yung binili namin. And, yun nga, yung pangalawang grocery shopping. Kaya mas una kong in-upload yun kaysa mag-haul is para hindi kayo maguluhan bakit nag-iba yung mga pinamili ko. So, nagpunta kalit kami sa S&R para palitan yung steamer kasi masyado siyang maliit para sa pamilya namin. So, ito yung pinalit namin. Itong 3-layer na modular na food steamer. Ang kinaganda nito, ayan na siya, steam to go. Meron siyang takip sa ilalim. Natanggalin nyo to, syempre, pa nag-i-steam kayo. Ayan, no, tatanggalin nyo to. Pero ang kinaganda, kapag halimbawa nga mag-i-steam kayo, tapos dadalhin nyo siya somewhere, nalagyan nyo lang yung takip na yun sa ilalim, and bibit-bitin nyo na lang to. Ayan, ready na siyang dalhin. Malaki na nga siya, and meron din siyang laman na abdon na oval, na pwede nyo lagay doon yung mga ibang inipin nyo. Normally, pa nag-steam kayo ng rice, and sobrang laki niya na, and mas enough na to para sa family namin talaga. Kasi mahilig kami mag-steam ngayon ng siomay, ng chicken feet, ng spare ribs, and also ng siopaw. Pag siopaw kasi, isipin nyo naman kung yung maliit ang nakuha namin, sobrang liit na. Ayan yung box niya guys, Bowman na 3-layer na food steamer. Kaya mag-steam ng kahit ano dito, ng egg, ng veggies, ng fish, ng meat. So, kahit ano, for a big family like us, and sa mahilig kami mag-steam, napaka-madaling para sa amin ito. Meron kaming instant pot, and meron kaming rice cooker na pwede namin gamitin for steamer. But, natatagal lang si Daddy kapag nag-i-steam siya ng food. Kasi pa nagsa-steaming, siya talaga yung in-charge doon. So, natatagal lang siya gumawa ng food. And minsan, malamig na yung nauna, and hindi pa nai-steam yung isa. So, talagang tingin namin ay worth it na bilhin at kailangan talaga namin. So, this one is 2,300. Next one naman itong Thieves na perfect finish. Mold stain remover. This one is 179,435 ml na siya. Next one is yung Absolute na 6 liters na pure distilled drinking water. Hindi ko na siya bubuhatin kasi mabigat. Pero it comes in pack of 3. 184.75 yan. Next, ito, members value na fresh large eggs. 30 na yung isang tray. That one is 209. So, makikita nyo sa bandang likod, bawas na siya kasi nag-steam nga kami ng egg. And, ayun, madami-dami na rin nabawas dun sa dulo. Next naman, itong super garlic mix. Lagang din nawawala sa grocery namin. This one is 450 grams. 134.75. And dalawa yung kinuha ko naman ito. As requested ni Bunso at saka ng mga bata, gusto nila ng mozzarella sa mga breads nila or sa pizza namin. So, this one is 850 itong Arla na mozzarella na 2.3 kg. So, ang gagawin ko na lang, i-slice ko na siya, ipoportion ko na agad siya, and then kikling wrap ko. And ipifreezer ko ng iba para hindi masira itong mozzarella. Next one is itong olive oil spread ng Table Lands. 149 pesos to 500 grams. First time ko itong itatry. 65% less saturated fat than butter. Tinang ko kung mas okay ito, kung okay din yung lasa. Normally kasi Lurpak yung binibili ko. And mukhang mas healthy option to. So, itatry ko siya. And mas mura din talaga siya compared sa Lurpak. Kasi yung Lurpak na sa 200, 250 grams lang yun. Kalahati lang ito. So, let's see kung okay na option to. And mas nakamura din ako dito. Wala akong nakitang gardenia sa SNR. Ito yung nakita ko, yung Monde na floppy bread. With protein daw and no cholesterol. Soft white bread. So, this one is 64.50, 600 grams. So, itatry namin kung okay siya.
Gusto nga ng mga bata ng burger tsaka ng buns. So, kumuha ako nitong tug buns with sesame seeds. This one is $32.50. Animan siya. Dalawa yung kinuha ko nito. And ito namang burger bun with sesame seed also is $38.50 naman. 6-piece din siya per pack. And dalawa yung kinuha ko rin ito. Next naman is itong Oreo. Yan, lagi kami kumukuha nito talaga. So, 9.9 laman niya sa isang pack. By gusto pag binibili niyo yung Oreo, $137.50 siya. And apat yung kinuha ko nito. And next, itong Shiwaikwan. Shiwaikwan. Sabi na anak ko, ganda pagbasa na. Hindi daw Shiwaikwan. Shiwaikwan. Ewan ko kung paano. Lagi takang binibiling chili oil ni Daddy. Pero, mali yung nabili niya this time. Dalawa pa naman to. And nakikita nyo, crab yung nakadrawing. So, crab, garlic oil siya. Masarap naman siya, but the problem is hindi daw siya ganun ka-spicy compared sa lagi niya binibili. So, this one is $465. Mas mahal to doon sa normal na binibili niya. Dahil favorite nga niya to, dalawa pa rin yung kinuha niya kasi akala niya ito yung binibili niya palagi. The next one is itong Fita crackers na nakatab. This one is 600 grams, $159.75 naman ito. Sobrang favorite ng bata to yung Hello Panda. And kumuha ako ng dalawa na. Actually, kaya dalawa kasi dapat Pepero and Panda yung kukunin ko. Tingin ko, mas okay yung dami ito compare sa Pepero. And this one is $399.75. Ang laman niya is 35 grams times na 10 pockets. So, mga snack size lang talaga siya. And kapag malakas kumain yung bata, nakadalawa ka agad sila nito. First time namin tong i-add sa grocery. And ito yung sa second round ko na nakita. Itong New Yorkers na dark chocolate and hazelnut cookies. Apat yung kinuha ko nito. Pero ayan, nakita nyo naman, tatlo na lang siya. Pinitigilan ko nga lang sila actually nagalawin to. Kasi nga baka wala nang umabot sa haul. Kasi Monday na today and ngayon pa lang ako mag-haul. Ngayon pa lang ako nagka-time kasi naging busy kami ng weekend. 89 pesos, 150 grams to. And sobrang sarap ito. Talagang nagustuhan namin. Actually, natry ko isang cookie lang. Tinikman ko lang siya. And ang sarap talaga niya. Kaya sabi ko kay Daddy, balik kami SNR. Bibili kami ulit nito. Try nyo rin to. Ang sarap itong cookies nito. Worth it siya for 89 pesos. And of course, hindi talaga mawawala rin itong crab and corn soup sa grocery namin. So, pack of 6 na siya na 60 grams. This one is 292. So, isang pack lang yung kinuha ko nito ngayon. And isa pa sa laging laman ng grocery talaga namin is yung cheese. So, ngayon maraming klase ng cheese kayo makikita. So, may mozzarella, may normal na cheese, may quick melt, at saka may parmesan. So, ito yung idin na original, 430 grams. And this one is 129 pesos. Dalawa yung kinuha ko nito. And yung next type naman ng cheese natin is yung Magnolia na Quick Melt. 900 grams naman nito and this one is 349 pesos. Dalawa rin yung kinuha ko nito. Sobrang mabilis maubos sa amin ito kasi nalagyan namin siya sa pizza, sa quesadilla, mga binibake ko, ayan. Kaya talagang gamit na gamit namin itong Quick Melt. So yung last cheese natin is itong Kraft na grated na Parmesan cheese, 435 grams ito, and this one is 395 pesos. So, ito, nilalagay talaga ng mga bata to sa panapipesto kami. Ayan, at kung ano mang kailangan ng Parmesan cheese. Next one is itong Nestle na all-purpose cream. This one is 250 ml, and 58 pesos ang isa nito. Apat lang yung kinuha ko nito. Next itong Nutella, favorite talaga ng mga bata to. 900 grams na to, and this one is 429. May maliit pa kami na binigay sa mga bata. And tingin ko kasi, mauubos din yon, kaya nabumili na rin kami nito for stock na rin namin. Paubos na yung garlic salt ko. Siguro mga ilang gamitan na lang talaga yon, kaya bumili na ulit ako. Itong McCormick na garlic salt. This one is 1.1 kg. And 440 yung ganitong garlic salt. Sobrang laking tunog to sa akin sa pagluto. Napakadali pag may kailangan ka ang garlic. Pero meron din ako nung minced na garlic. Next, itong Pringles. So, dalawang flavor yung kinuha ko. Cheddar cheese and pizza. Wala kasing honey mustard. Yun talaga ang hinahanap ko. 82 pesos ang isa nito. 158 grams na siya. And dalawang pizza and dalawang cheddar yung kinuha ko. And kumuha rin kami ng dalawang Coke na zero sugar, no calories. 58.75 itong 1.5 liters. Dalawa yung kinuha namin nito. Nakasale tong combos na cheddar cheese. 209 siya. Itong 382.7 grams na pack. So, nakasale siya na
Yung next one, you will get it for 50% off. So, 209 tsaka 104.50 na lang siya itong dalawang to. Pero yung cheddar cheese lang yung naka-sale ng ganun. Sobrang nagustuhan ko tong spicy honey mustard ng combo. So, it's 129 to 178.6 grams na pack ng combo. So, dalawa yung kinuha ko. And naka-sale tong mga kape ng Samyang. Korean na coffee show ito. So, itong caramel macchiato tsaka itong latte. So, meron pang mocha, meron din brown sugar na milk. Hindi namin tinry yun. Ito lang tinry ko. Caramel macchiato tsaka cafe latte. And masarap siya. From 79 pesos, 49 pesos na lang siya. Dalawa lang yung kinuha ko nung una. Pero nung bumalik kami, kumuha pa ako ng isang box. So, 10 nung caramel macchiato. So, bali, 11 na caramel macchiato yung na-purchase namin, plus isang cafe latte. And parang gusto ko pang bumalilit ito. Masarap talaga to kasi last na pagbalik namin, ito na lang ang meron, yung caramel macchiato. Ubus na yung cafe latte, ubus na yung mocha. Ay, yung mocha meron pa and yung brown sugar, paubos na rin siya. Sobrang sulit siya for 49 pesos and masarap siya. Siyempre, hindi mawawala itong Yakult. Okay ka ba dyan? 44.50 itong pack of 5. Limang pack yung kinuha ko nito. Kapit na tayo matapos ito sa Center Island. Mamaya naman yung mga puro meat na. So, hindi mawawala itong Hosen na Sweet Corn, pack of 3. Ito naman ay 119, dalawang pack lang yung kinuha ko ngayon kasi may mga stock pa ako nito. And last but not the least is itong Del Monte na pineapple juice. Pack of 6 siya, 169.75 naman ito. Gagamitin ko to sa pagluluto. And kung matagal ko na po kayong viewer, alam nyo na ito yung main reason bakit ako pumupunta sa SNR para sa mga meats and frozen. Kasi mas mura talaga doon and para sa akin kasi feeling ko mas malinis at saka mas maayos yung meat section nila doon. So mag-start na tayo ng haul ng mga meats and frozen. Kung napanood nyo yung grocery shopping, makikita nyo talaga nag-stock up kami sa meat ngayon. And yun yung malaking portion ng grocery talaga namin. First one is itong pork adobo. 299.95 ang unit price ito. Ang total price is 441.53. So, ito nga, pork adobo, sasama ko yung sitaw dyan. Naka-sale itong salmon medallion burgers. Naka-buy one take one siya. 204 yan, buy one take one. May 8 ka na salmon na patty. So, kumuha kami ng 2 nito. Sayang nga, dapat nagdagan pa namin. Kaso wala na, ang bilis na ubos nito. Sale din tong cream dory, 1 kg na to. Buy one, take one. 259 lang to. Sayang di ko alam, kasi dati yung kumuha nito. Kung alam ko lang na buy one, take one siya, nagpatagdag pa sana ako ng isa pa. Kasi sayang, diba? Sayang yung sale ng buy one, take one. Pagluluto kami nito, 2 kilo na kaagad. Kasi kulang sa amin yung 1 kilo. Maulam kasi talaga kami, hindi kami makanin. And nakita ni Daddy itong yakiniko na beef. Kasi sobrang gusto namin ng beef pa nagsasangyup sell kami. This one is 449, 1 kg na siya. Kaya mura na yan para sa 1 kilong beef. Last grocery namin, kumuha kami nitong Norwegian na salmon na ang laki. Ay 1 kilo yung isa. And then yung isa naman, 0.8 lang. So, ang per kilo nito is 599. Mura na to kasi yung pinibili ko dati na per slab ng Frabel, that is 250 ang 1/4 kg. Ito, 1 kilo na for 599. So, yung isa is 634.94 and yung isa naman is 485.19. Sobrang okay tong Norwegian salmon na to and napakamura nito. Kaya kumuha na kami ng 2 ngayon. Tsaka talaga nare-request na nga ni Bonzo, lutuin ko na daw agad yan. So ito namang sinisiracha salmon namin siya or binibake salmon namin siya. Hey guys, sa ingay ha, busy ang steelworks. Narinig yung mga pukpok, diba? Next one is itong lechon kawali. Pork lechon kawali. This one is 385 ang unit price. 2 kg po ito. So 770 ang naging total niya. So, panagluluto kasi kami nito, isang lutuan na para isang palambutan, isang pagpa-fry, ini-air fry lang namin siya. And then, gumagawa kami ng kare-kare sauce. Tapos, dagdag na lang din ng veggies. So, dyan namin siya ginagamit itong lechon kawali. And si Daddy ang expert magluto nitong lechon kawali. Sobrang sarap ng lechon kawali niya. Napaka-crunchy and ang juicy pa rin. Pagbalik namin sa SNR, ayun, nakahanap na kami ng baby back ribs. This one is 355 ang unit price.
So, yung isa is 521.85 and then yung isa is 649.65 yung naging total. 0.47 kg at saka 1.83 kg. So, mga 3.3 kg to lahat. And ganyan din, pag niluluto ko yung baby back, isahang lutuan na rin siya kasi ino-oven ko to para mas tipid sa kuryente. And if you want to get the recipe ng baby back ribs ko, may online class po ako niyan. Pop-up ko sa screen yung online class ko. Visit my online class page sa FB. And mag-join po kayo sa online class. Sobrang sarap po. Kasi kumain kami sa Rocks and sabi ni Daddy, napaka-konte and sabi niya, mas masarap yung niluluto mga mommy. Wow, diba? Coming from Daddy, sobra talaga yon. Kaya, ayan guys, kung gusto nyo rin makapagluto ng masarap na baby back ribs, visit online workshop by Lorelin Feliciano-Sia. Next naman is itong pork loin slab. This one is 304 ang unit price niya. And 1.2 kg siya, kaya 364.80 ito. Isa lang yung kinuha ko nito. Next is yung pork ground. Ang unit price nito is 240 per kg. 1.5 kg to. And yung isa, iba rin yung weight no. Hindi ko na maangat. Kasi galing rep, nag-frozen na to eh. So, total price niya is 363.60. Dalawang ground pork yung kinuha ko. Next naman is itong pork bacon na slice per kg. 410 ang unit price nito. This one is 451 ang naging total price niya. Dalawa yung kinuha ko nito. So, ito ginagamit namin for sangyup sal also. Gustong-gusto ng mga bata ay nagsasangyup kami. At is nasasamahan namin ng gulay. And gusto talaga din ng mga bata ang pork sisig. Kaya kumuha kami nitong pork sisig. Ang unit price niya is 364.95. Total price niya is 397.80. Isa lang yung kinuha ko nito kasi isang kilo na naman siya. Next is itong Pampangas Best na fatless tocino na 1 kg. This one is 297. So, dalawa yung kinuha ko niyan. Tulad ko sinasabi, kapag may bata kayo sa bahay, hindi mawawala yung drumstick para sa fried chicken. Yan talaga pinakamadaling lutuin para sa mga bata. And alam mong patok na patok sa mga bata. Pero ito, ginagawa rin namin siya minsan na barbecue chicken. So this one, ang unit price niya is 166. Ang total price ito is 240.70. So dalawang ganito yung kinuha namin. Kumuha rin kami nitong chef selection na sausage patty. 1 kg nito for 319. Kumuha rin ako ng hotdog. So yung giant, dalawang giant. And isang classic, kasi yung classic pang mga spaghetti yan, pang sahog-sahog ko yung classic. Yung giant para sa mga buns, or pag niluluto din namin ng ganyan lang siya, mas okay na din yung giant. Gusto namin yung lasa din ng giant. This one is 179.05 per kg, mapa-classic or giant. Nakita namin itong Southern Valley na spinach ball. Sobrang naghanap nga talaga ako ng spinach, and yan, finally nakakuha ako ng spinach. 1 kg na to for 149. And finally, last but not the least, itong Top Torikatsu Classic Mayo. This one is 219. Apat yung kinuha ko niya. 450 grams siya per pack. Sa amin kasi, panagluluto kami, dalawa kaagad na pack yung kailangan kong lutuin. Kaya, parang dalawang meal lang namin ito. So, ayan na lahat, guys, ang nag-grocery namin sa SNR. And yes, membership po ang grocery shopping sa SNR. Ang membership fee po ay 700 pesos and 400 for extension. And sa ngayon, 1 card per person po ang makapasok. Mahigpit po sila ngayon sa SNR. Ewan ko lang kung pwede na yung companion sa ibang stores. Abangan nyo po dahil may susunod pa tayong grocery haul. Yung nag-grocery ko naman po sa Landmark. Pinaghiwalay ko para mas madali nyo pong malaman kung saang store po siya nabili. And medyo mahaba na rin po ang vlog na to. So if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe if you haven't yet. Malaking tulong po sa akin yan kung magsusubscribe po kayo sa akin channel para sabigyan ko pa po kayo ng mga ganitong klaseng vlogs. Thank you so much for watching. See you in my next vlog. God bless! Bye!